mga KDB, KVLE. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa paggamit ng dextrose powder. Kung paano siya na-apply, paano siya gamitin, at kung para saan siya. Yun po ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi po, ang dami po nagtatanong sa akin, ito po ay vitamins ba? Ano ba yung naidududod na ito? Yun po ang ating pag-uusapan ngayong araw na to, ang dextrose powder. Kung paano natin gamitin ng tama. Okay, mga KDB. Okay mga KDB, K-Avery, ito na nga ang pag-uusapan natin, ang dextrose powder. Ang dextrose powder, gaya nito, ginagamit sa lahat ng hayop. Pwede sa kabayo, sa pusa, sa aso, sa rabbit, sa manok, sa kadapate, pati na rin sa ating mga ibon. Ngayon po, ito pong dextrose powder, importanteng meron po tayo nito. Lalo-lalo na sa dito, sa ating ibunan. O kung may rabbit tayo, sa ating rabbit. O may kalapati tayo, meron. Dapat may lagi tayong mix stock na dextrose powder. Okay. Ito po kasing dextrose powder, maganda po to sa ating mga alaga. Kasi po, ito po kasi ay nakapagpatanggal ng stress, tamlay, pagtatae, marami pang gamit to, itong dextrose powder. Powder. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay paano ba gamitin to? Ngayon po, pag may nakita tayong gaya po sa ating mga alagang ibon, pag may nakita po tayong may matamlay na ibon, pwede na po natin gamitin to. Matamlay, nakita natin na hindi kumakain, o may nakita tayong pagtatae o basa yung tae nila, pwede po to. Kasi kung dextrose powder, ano po to? Nagbibigay ng energy sa ating mga alaga. Kasi po, kumbaga sa tao, pag tayo may naramdaman, may sakit tayo, pag dinala tayo sa hospital, nilalagyan tayo ng dextrose powder. Ay nilalagyan tayo ng dextrose, hindi pala powder. Wala kang awa! Sorry. Nilalagyan tayo ng dextrose. Kahit hindi po tayo pakain sa hospital, mabubuhay tayo kahit na ilang araw. Kakaroon tayo ng lakas. Ito na po sa alaga ho natin, kailangan natin bigyan ng dextrose powder kasi nga po, kung nakita natin matamlay kasi po hindi nakakain yun. Pag matamlay po ang ating ibon, hindi po siya nakakain. Pag binigyan po natin siya, pinainom natin siya ng dextrose powder, magbabalik po yung energy niya. Babalik po ang kanyang lakas. Po. Pero hindi po natin pwedeng gawin vitamin itong dextrose powder. Hindi po natin pwedeng ibigay ito araw-araw dahil may glucose po ito. May taas po ang asukal, parang asukal. May asukal po itong content eh. Kaya hindi po natin pwedeng ibigay ito araw-araw. Pag may karamdaman lang po ang ating mga alaga, doon lang po natin ibibigay ito. Gaya na sinabi ko, pag nakita niyo stress siya, hindi kumakain, walang ganang kumain, pag nagtatae, matamlay, yan po ang mga isa sa mga dahilan kung bakit natin sila binibigyan ng dextrose powder. Ngayon po, pag nakita na po natin gumaganda na po yung kalagayan niya o
medyo lumalaktang ho sila. Huwag po muna natin ititigil dahil sa pagtatae. Nawala na yung pagtatae. Huwag muna natin ititigil. 7 araw po natin gagamitin to. 7 araw. Kuya na. 7 araw po natin itong gagamitin sa ating ibon. Pag nagamit na po natin ang 7 araw yan, yun, pwede na po natin ititigil. Ngayon po, syempre, hihiwalay po natin yung ating ibon o yung ating alaga sa kanilang partner. O kung sa may partner sila, hiwalay natin. Ganon din po sa light cage. Nakita tayo matamlay, hihiwalay po natin. At silang papainumin po natin ito. Huwag po natin gagawin parang vitamins ito. Baka may ma-immune ang ating mga alagang ibon. Yun po. At bukod po ron, ang paggamit po nito, isang kutsara sa 1 litro. Kung 1 litro kay tubig, lagyan nyo ng 1 kutsara, ihalo nyo maigi, i-dilute nyo maigi, saka nyo i-apply sa ating ibon o sa ating alaga. At bukod doon, hindi kagad nasisira po ang dextrose powder. Maabot po siya ng 2 to 3 days. Yan po ha. Maabot po siya ng 2 to 3 days. Kung makagwari na 1 litro dahil 1 ibon lang naman po ang binibigyan nyo yan o 2 ibon, maabot po siya ng 2 to 3 days. 1 kutsara sa bawat 1 litro. Po ha. At huwag po natin gagawing vitamina to at huwag natin ibibigay araw-araw kahit po lang karamdaman ng ating mga ibon. Kasi po, hindi po yun ang tamang paggamit. Ang tama pong paggamit yung may nararamdaman ng ibon. Paggamit ng dextrose powder. Ayun po mga KDB, KBRI, hanggang dito na lang. Sana po may natutunan kayo kahit sa maikli kong vlog. At pag may comment po kayo o may suggestion, pwede po kayo mag-chat po sa akin, personal message. O pwede rin po kayo mag-comment dito sa aking channel sa ADB Avery TV para mas marami pang taong makakaalam kung ano pa ang dapat na pwedeng sa paggamit nito. Mag-share po tayo ng ating kaalaman para maraming matuto. Ayun po mga ka-ADB, nandito na lang at sana po huwag niyo kakalimutan mag-like, share at subscribe. At pakapindot na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod kong video. Maraming maraming salamat po. God bless.